O ngayon naman po, magandang umaga sa ating mga mananakay na babiyahe ngayon sa EDSA. Silipin natin ang lagay ng sitwasyon ng trapiko ngayon, especially dyan sa bahagi ng Cubao-Santolan. Nako po, sa ating mga mananakay, asahan po ninyo ang napakahabang pila ng mga pasahero na babiyahe pa southbound sa EDSA Busway mula sa Monumento Station hanggang dyan sa Balintawak, North Avenue, Quezon Avenue, maging dyan sa Kamuning at sa Cubao-Santolan, asahan ng pagkahaba-habang pila para doon sa mga sasakay papunta ng Paranaque, Pasay, Makati at Pasig. Ngayon po, bukod sa mahaba ang pila ng mga pasero, especially nakikita niyo po dyan, yan yun sa Cubao, no? Talagang napakahaba ng pila. Abot po doon sa bago mag-Pitwazon Boulevard. Kaya talagang magkailangan natin magbuno ng oras, aabutin hanggang sa isang oras bago kayo makasakay sa mga bus. Lalo na ngayon, kakaunti lang yung mga bumabiyahe ng mga pampublikong bus dyan sa EDSA Busway, dahilan para mas maging mahaba pa ang pila. Although nakantabay naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Interagency Council for Traffic o IAC sa pagsiguro ng kaayusan dyan at maging sa pagsunod sa minimum health protocols ay hindi naman ito maging kontrolado dun sa dami ng mga bus na bumabiyahe ngayon dyan. Eh ngayon po, yung pa-northbound naman, walang problema dahil ang karamihan sa mga naghihintay para makasakay ay yung mga mahaba ng pila naman dyan sa bahagi ng Makati at ng Ortigas. Ngayon, sa dalay ng trapiko, kung mga nakaraang araw po ay kahit dito po ay maluwag dahil ang pinaka-choke point ay nasa bahagi ng Kamuning Flyover, ngayon, kahit po sarado pa ang Kamuning Flyover, mahaba ang pila o moderate to slow-moving traffic situation ang nararanasan ng ating mga mananakay para sa mga padiretso na main artery ng EDSA gamit ang Santolan Flyover. Tuloy-tuloy yung mahabang pila na yan mula paglagpas sa North Avenue hanggang kayo ay makarating ng Kamuning, pero kailangan niyo po daanan ang service road dahil sarado pa rin ang Kamuning Flyover at inaasahang magbubukas sa susunod na linggo. Dalawang linya para doon sa service road sa Kamuning ang maaaring yung daanan dahil lang para maging choke point o bottleneck ito. At tuloy-tuloy pa ang pagbabagal hanggang sa kayo ay makarating ng Ortigas Flyover. Bagyan luluwag pero asahan pa rin ang pagsikip ng trapiko sa mga tunnel at sa flyovers at intersections gaya dyan sa may Shaw Boulevard Tunnel, sa bahagi ng Buendia, Ayala Tunnel, Magallanes Flyover at sa mga traffic signal lights dyan sa may Taft at sa Ross Boulevard. Samantala, northbound po, asahan po ninyo ang pagbabagal ng trapiko sa bahagi ng Magallanes para sa mga galing ng South Zone Expressway o SLEX hanggang dyan sa may Ayala, Buendia, Guadalupe. Bahagyan luluwag pero may pagsikip muli para sa mga papasok ng Shaw Boulevard Tunnel northbound at para doon sa mga papasok ng service road at kakanan going Ortigas at Pasig. Bahagyan luluwag pero pagdating dyan sa Cubao, kita po ninyo yung northbound, yung main artery tuloy-tuloy, pero yung sa Pitwazon Boulevard or yung service road dyan, may pagsikip na dahil doon sa mga nag-U-turn going southbound at sa traffic signal light para makadiretso sa service road papunta ng Aurora Boulevard. Bahagyang luluwag pero asahan muli ang pagsikip ng trapiko pagdating dyan sa Balintawak para sa mga pakanan pa NLEX at sa padiretso ng Camanava area. Paalala sa ating mga mananakay na babiyahe ngayong araw, ipinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila mula yan alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, habang sa Makati naman ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para sa mga huling numero na kanilang plaka ay numbers 1 and 2. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA na 1-3-6. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa EDSA, Cubao-Santolan. Remember, don't be rude, be kind. And you can never go wrong with kindness. This again, your profi para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!